Ilalagay natin ang ating RGB fan dito sa ating Hello sa mga ka-IT natin dyan. So, isang magandang araw na naman sa ating lahat. Eh, meron mga nag-PM sa atin, no? At nagtatanong kung paano daw nila i-connect or ikabit ang mga additional fan dito sa ating UCB Mini V2. Ayan, so meron tayo. So, meron akong fan dito. Fan pala to ng aking lumang computer. So, ito ay gagamitin ko lang, no? Para sa ating demo nitong ating video. So, kung kayo ay mayroong mga RGB fan, so, ito yung ating gagawin. Kung paano ba natin siya i-connect sa ating UCB Mini V2. At meron din ako dito, 5 volts na mini fan. So, alamin din natin kung saan natin ito kinoconnect. So, before tayo mag-proceed, shout out muna tayo sa mga solid supporters natin dyan. Shout out sa kay Esther Padulion. And shout out na rin dyan sa kay Jumari Servito from Katubig, Northern Samar. And of course, shout out na rin dyan, no, sa kay Kawayan Pride from Biliran. And shout out na rin dyan sa kay Ray Angelo Salvino from Iriga City, Camarines Sur. And of course, shout out dyan sa kay Alan Paul Simeon. So si Sir Alan ay from Saudi Arabia. So shout out sa mga supporters natin dyan sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood dito sa ating Munting Channel. And of course, shout out na rin sa kay Arnulfo Relyama. Okay, so unang-una, ang ating mga RGB fan dyan ay meron lang dalawang wires, no? So, unlike ito sa akin, so ito kasi pang computer, pero dalawang wires lang yung gagamitin ko dito. Okay, so disregard natin itong dalawa kasi wala na yan. So, for example, kung kayo ay gumagamit dyan ng RGB fan, so, ito mga ka-IT, ang yellow, ito yung kulay red, or ito yung positive, no? Dyan sa inyong mga RGB fan, at ito naman yung kanyang negative or ground, itong kulay black. So, dito sa ating UCB Mini V2, meron tayo makikita dito sa kanyang mga label, yan. Okay, so meron tayong bill acceptor, coin slot, power lead, tsaka coin lead. Okay, so ilalagay natin ang ating RGB fan dito sa ating power lead. Okay, so once again, dito natin siya inilalagay sa power lead. Okay, so itong power lead ay kumbaga nakasteady yung supply niyan, 12 volts output. Okay, so pag nilagay natin ang ating RGB fan dyan, ay magpa-power na yan agad or gagana na yan agad. So, susubukan ko dito. Okay, so ilagay ko lang muna. And then, tingnan natin, no? Yung ating connections dyan. Okay, so lagay ko dito ang kanyang kulay red. So, sa inyo dyan, kulay red. Ito kasi sa computer is kulay yellow. So, ilagay ko siya dito sa 12 volts. Yan, yung kulay red. Then, higpitan ko lang. Okay. Then yung black naman, ilagay natin siya sa ground. Yan. Then higpitan ko lang ulit. Yan. Okay na. So ito mga ka-IT, pag nilagyan natin dyan ng ating power adapter or supply itong ating UCB Mini V2 ay gagana na to. Okay. Kasi ito naka-direct power na ito. Meron na siyang output, kahit pagsaksak pa lang natin ang ating power adapter dyan, no? O yung ating centralized power supply. So, ito pala ay para sa centralized. Ito naman ay kung adapter yung power adapter yung gamit nyo. Okay, so hindi natin kailangan magpindot ng power dito para ma-power up itong ating power lead. So, dyan natin siya nilagay sa ating power lead. Ayan. Okay, so ito yung ating power lead. So now, i-try natin i-power up ang ating UCB Mini V2 kung gagana ba itong ating fan. Okay, so lagyan ko lang ng kanyang adapter. Up, saksak ko lang ang ating adapter. Okay, so yan mga ka-IT. Okay, so gumana na ang ating fan.
Okay, so kung pansin nyo, ito ay medyo mahina lang yung ikot niya kasi dalawa itong supply nito, yung para sa computer. So meron pa siyang pula, yung pula naman ay 3 volts yan. So kung kayo dyan ay naka-RGB fan, no? So ganito siya, yan, gagana na yan siya agad. Kahit hindi pa natin pindutin itong power on. Kasi ito naka-power delay yung ating UCB Mini V2. Okay, so yan lang kasimple mga ka-IT. Okay, so kung i-power natin to yung ating UCB Mini V2, no? Kung ayaw na natin antayan ang kanyang time delay, so pwede naman, pindutin lang natin. Yan. So, yan, umiikot pa rin siya. Okay, so sana ay clear na, no, kung paano natin i-connect ang ating mga additional fan dyan, yung ating RGB fan sa ating UCB Mini V2. Ayan. So once again, andyan siya sa power lead. Ito. Okay, so next, ito naman ang ating 5 volts na mini fan. Oops, ayosin ko lang. So ito namang 5 volts na mini fan, saan ba natin ito i-connect? Ayan. So ito mga ka-IT ay hindi natin kinoconnect, no, sa ating UCB Mini V2 kasi wala itong 5 volts output. Alright, so ito ay kinoconnect natin dito sa ating OPI board. Kasi itong ating OPI board ay meron itong 5 volts output. Okay, so ipakita ko lang sa inyo kung paano natin siya i-connect. Alright, so itong ating OPI board sa kanya mga pins. So, review lang natin, no, yung ating mga pins dyan. So, itong ating mga pins, once again. So, ito yung ating number 1, yung may arrow na yan. At ito yung ating number 2, ito naman ang ating number 3, itong ating number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Okay, so itong ating board ay mayroon dyang 5 volts output. So, dito sa ating laptop, meron tayong illustration dito, yung mga pins ng ating OPI board. So, ganito ang kanyang posisyon. Yan. Okay, so ito yung 1. So, ito yung may square dito sa ating illustration. Yan. So, ito yung pin 1, ito yung pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, and so on. So, dito mga ka-IT, meron tayong makikitang 5 volts power dito sa may pinto. So, dyan natin nilalagay, no, yung ating mini fan na 5 volts din. So, ito. So, usually, sa mini fan ay meron tayo makikitang kulay red saka black na wires. So, dito sa akin, kulay blue saka black yung nandito. Yan. So, yung red dyan ay ilagay natin dito sa ating pinto ng ating OPI. Tapos, ang ground naman, yung kulay black, ay lagay natin siya dito sa may pin 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so, dyan yung ating ground. Dito yung ating 5 volts, yung kulay red. So, dito sa akin, yung kulay red ay ito yung kulay blue. Okay, so, dyan sa inyo yung kulay red. So, dito natin ilagay sa pin 2. Okay, so, i-connect natin, no, dito sa ating OPI. So, ito yung kulay blue, ang kanyang positive o yung ating para sa ating pinto. So, lagay ko lang dito sa pinto. Yan. Okay. At ang negative naman o yung ground ay sa pin 9. So, dito pwede tayo magbilang dyan. Ito yung 1, pababa, 3, 5, 7, 9. So, lagay ko siya sa pin 9. Ito yung pin 9. Okay, so yan na siya. Alright. Okay, so now lagyan ko lang ng power, no? So i-off ko muna itong ating UCB Mini version 2. And then ilagay ko yung kanyang power. So dito natin ilagay. Ayan. Dito na lang. Ayan. Okay, ito ang kanyang power, ating 5 volt supply. So, ito yung 5 volts input, no, mula sa ating UCB Mini V2. So, lagay ko dito para kita natin yan. So, 4 and 6 yan siya.
pin 4 and pin 6. So yung pin 4, ito yung kulay pula. Ah. So ipalapit natin. Ayan, so yung pin 4, ito yung kulay pula. Alright, so ito na. Nalagyan na natin ng power ang ating OPI. So now, i-connect natin ulit yung ating power adapter. Okay. So since na naka-power delay ang ating UCB Mini V2, ay gusto ko na siyang i-on agad. So i-on ko lang. Ayun. So now mga ka-IT, nag-power ng ating OPI. Okay, so ikotin ko lang to. Okay, so kung makita nyo, no, gumagana ang ating mini fan. So, ilapit ko lang ating camera. Yun, para makita natin ng malapitan. Okay, so yan siya. Umiikot ang ating mini fan. Yan, no? Yan. So, malakas din. Ayos na ayos. So, ito mga ka-IT ay support para sa ating processor, no, ng ating OPI. Ito. Yan, pag ganyan siya, yung position niya. Okay, so working, no, yung ating mini fan. So, ganyan ang kanyang connection. So, now, paano ba natin siya i-fix dyan yung ating mini fan? Okay, so dito mga ka-IT, meron akong ginagamit na pie hat kung tawagin. So, ayusin ko lang yung ating camera. Ayan. So, ito yung ating pie hat, yung sa gilid. Kung pansin nyo, no? Ito. Ayan, ito ang ating pie hat. Alright, so dito ko nilagay yung mini fan natin dyan. Tapos ito pinapatong ko sa ating OPI. Paganyan. So, ang tawag dito ay pie hat, no? Ayan. So, i-connect ko lang, no? O ilagay ko lang yung ating mini fan dito sa ating pie hat. And then yung ating pie hat, ilagay natin sa ating OPI. Okay, so i-off ko muna to. Okay, so ito na mga ka-IT, nailagay ko na ang ating pie hat. Ito na siya. Ayan. So napakagandang tingnan yung ating OPI, no? Ayan, so ito siya sa ibaba. So dito nilagyan ko siya ng isa pang spacer. So spacer din to, pero yung sa baba ay L spacer. Kasi ito medyo gold lang. At dito, in-screw ko siya sa itaas. Yan. Okay, para ma-fix natin ng maigi yung ating pie hat. So, yung ating mini fan dyan, eto na siya. Okay, napafix na siya dito sa ating pie hat. Yan. Okay, so dito sa kabila, yung ating mga pins. Ayun. So, napakagaling. So, ayusin ko lang to. Yan, so magandang tingnan, no? Yan. Okay, so now i-try natin, no? So i-power up natin. Okay, so lagyan ko lang ng power adapter yung ating UCB Mini V2. Ayun. Okay, so gumana agad yung ating additional fan. So i-on natin. Ayun. So, nag-power na ang ating OPI board at ang ating mini fan. Ayan. So, gumana na rin. So, yung purpose mga ka-IT ng ating mini fan ay of course, no, para may support dyan sa init. Kasi undeniable talaga na itong ating OPI ay umiinit yan. Alright. So, yan ang ating paglagay, no, ng ating mga additional fan dyan. Okay. So, itong pie hat ay gagamitin ko, no, sa panibagong order natin na naka UCB Mini V2. Okay, so hanggang dyan na lang mga ka-IT ang ating video. Sa may mga karagdagang katanungan dyan, paki-comment na lang dito sa ating video. Sa mga gusto palang umorder ng ating Piso Wi-Fi Window Machine, ay pwede kayo mag-PM sa ating FB page ang mga ka-IT Piso Wi-Fi, o di kaya mag-text, no, sa ating mobile number na nandyan sa description ng ating video. So, text muna bago tawag. And of course, sa mga bago pala dyan sa ating channel, ay huwag na natin kalimutang mag-like and mag-subscribe dito sa ating channel.